Alam natin ano na kanina ngayong araw na to no ay mukhang pinayagan na ng FDA no ang na magkaroon dahil sa by reasons of compassionate use no na magamit ang ivermectin sa isa lamang na hospital no. What can you say about this, Dr. Benzalido? Your reaction to this? Yeah, pag sinabi kasing compassionate use, no? Ibig sabihin, ia-allow ang isang medicine, no, na gamitin, no? So bakit sa isang hospital? I think kailangan maging klaro, no? Kasi yung lumabas na, you know, na news in the last week, ang sabi ng FDA, they will start opening up application, meaning mag-a-accept na sila ng application for compassionate use ng ivermectin. Meaning, hindi naman sila sarado. Eh, no? Kung merong, kung merong aplikasyon, titingnan nila. At ano ba ang kasama sa aplikasyon? Ang ibig sabihin ng aplikasyon, magdadala yung nag-a-apply, kunwari isang hospital, magdadala sila ng ebidensya, tapos papakita nila yung ebidensya kung bakit ba, kailangan or bakit hinihingi nila na bigyan ng approval yung compassionate use sa isang drug. So okay 'yon, no. Actually bukas naman ng FDA kasi yun naman ang trabaho ng FDA na pag merong ebidensya na makakabuti sa atin, they tatanggapin nila at i-validate nila 'yon. They have technical reviewers din doon, specialists, no, na titingnan yung datos at pag review nila at sabihin nilang, "Uy, okay nga ito." Sasabihin nila, go ahead. No? Okay, so yun lamang. Kasi no, ang isa din napakalaking issue tungkol dito sa paggamit ng ivermectin ay hindi niya pagkakaroon ng FDA approval, no, na tinututulan ng maraming doktor kasi nga ay hindi siya approved. No? At previously it was approved, no, dahil para sa ang gamit niya ay as an antihelminthic, no, para sa bulate, no, onchocerciasis, no, at iba pang parasitic infection. Hindi ba po pwede na sabihin kasi, no, kailangan ba ng maraming ebidensya, kailangan ba na marami pang papel-papel diyan na mga studies, samantalang ang sabi nila maraming nagka-claim na uminom sila nito, hindi sila nagkaroon, na-expose sila, hindi sila nagkaroon ng sakit, no? At sa balita ko, eh, sa ibang countries, ginagamit nila ito as prophylaxis, no? So, ano ba yung mga ebidensya na kailangan para matanggap natin ang paggamit ng isang gamot? Tanungin natin si Louie kasi siya yung evidence specialist dito, eh, no? Louie, anong masasabi mo? Ano ba mga klaseng ebidensya ang katanggap-tanggap? Dahil po yung, halimbawa, may gamot tayo yung ivermectin, di pwede lang po yung sabi-sabi ng tao, yung tinatawag na anecdote o testimonial. Dahil, paano po masabi, totoo nga ba talaga yung sinasabi nila? Halimbawa, nakita, yung next level naman po doon ay yung tinatawag na case report. Halimbawa, itong isang pasyente ay uminom ng ivermectin at gumaling. Paano po natin malaman kung yung gamot ba talaga yung nagpagaling o dahil gumaling lang siya dahil sa yung immune system niya o yung sarili lang po siyang gumaling. Kaya may halaga po na masuri natin na gumagamit ng mga scientific method tulad ng yung sinasabi na randomized controlled trial kung saan marami pong pasyente ang ibibigyan nila ng isang gamot na pwedeng peking gamot o isang o placebo, ivermectin, no? Uh-huh. O plus ang tinatawag na placebo yung peking gamot kasi paano natin malaman kung mas maganda yung ivermectin kumpara sa peking gamot? Kaya tapos titingnan nila halimbawa, sa loob ng isang buwan, ilan na yung namatay, ilan yung
na gumaling sa sakit. Mm-hmm. Patapos po, habang marami ng randomized control trial na ginagawa, may mas mataas po na ebidensya. Ang tinatawag po doon ay meta-analysis o systematic review. Ibig sabihin, titingnan nila ang bawat isang randomized controlled trial at ikumpara nila, sisuriin nila kung marami bang tao talaga ang at hindi po tinatawag na bias o kung yung mga sumali sa trial o yung pagsusuri may ibang sakit po ba sila para parang mukhang hindi gagana po yung drug o yung ivermectin o wala silang sakit kaya gumagaling naman talaga silang lahat o yung mga ibang bias yung mga pwedeng ma-impluwensya ang resulta ng randomized control trial. Mm-hmm. Kaya yun po ang sinusuri po ng FDA at ng DOH at ng PSMID, ng PSMID. At nakita nila, hindi naman po kami sarado sa mga kung may gamot man ang pwedeng gumaling naman isang tao sa ivermectin, pero gusto po namin na mapatunayan ang safety o at quality of efficacy ng isang drug bago namin gamitin sa maraming tao. Okay. Connie, you have something to say? Yes, oo. Kasi overall, meron talagang dalawang klase ng uri ng pag-aaral. Yung observational at saka yung experimental. So yung observational, ang choice ng kung ano yung gusto niyang gamot, nakabatay lang doon sa kadalasan, doon sa subject mismo na sinusuri. Pero yung experimental, na doon yun ay ang type nun like yung randomized controlled trial, ikaw ang nag-a-assign ng treatment na randomized. So ibig sabihin, pag randomized controlled trial, parang nagto-toss coin ka, hindi mo alam kung ano ang tinatanggap ng isang tao. So walang, parang bulag ka, yun nga yung blind, yung tinatawag natin na blinded study. Kasi hindi alam ng umiinom ng gamot, hindi alam nung nag-a-analyze kung ano yung tinanggap niya. So walang bias. Kung ano man yung resulta, yun na yun, hindi yun dahil naisip ng nag-a-analyze o dahil may ibang factors at then mas less likely na magkaiba sila ng characteristic. So we want a randomized controlled trial para dun sa dalawang grupo na pag-aaralan ay pareho yung characteristic nila at ang naiiba lang ay ang gamot na kanilang tatanggapin. Kaya lagi mong naririnig yung RCT, ano ba yung RCT na yan? Yun yung dahilan. Yung example ko nga dyan ay yung observational study. Kunwari may nanliligaw sa isang babae. Yung observational study, parang yung study, uy, parang mabango tong nanliligaw sa akin ah. Pero yun yung observational study dahil na-observe niya. Pero hindi pa siya sigurado, no? Ang randomized trial, yung sinasabi ni Doktora, yun ay talagang masusing pag-aaral kung sa panliligaw, malalaman na talaga nung nililigawan na mabango siya. Kasi nag-usap na sila, magkalapit na sila, marami silang interaction, maganda yung mga discussion nila, nag-usap sila, kung ano-ano, pinag-usapan nila, naamoy na niya. So, alam niyang mabango na siya, no? Or, kahit sa simula, mukhang mabango siya. Pero nung naglapit sila, hindi pala siya mabango, no? So, that's yung, kaya nga kami, we really want, gusto namin yung randomized controlled trial. Kasi yun talaga yung talagang eksakto, accurate, precise. Mm-hmm.